Ay ipatutupad ng speed limit sa lahat ng kalsada sa Metro Manila para maiwasan ang mga aksidente. Iisang number coding scheme na lamang din ang susundin sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. May report si Chino Gaston. Nakatutuyo ng dugo ang kadalasang usad pagong na traffic sa EDSA at iba pang lansangan sa Metro Manila lalo na tuwing rush hour. Pero sa mga oras na maluwag ang daloy ng trapiko, parang mauubusan naman ng kalsada ang mga sasakyan sa kanilang pag-uunahan. Malimit tuloy na dahilan ng mga aksidente sa Metro Manila ang sobrang tulin na pagpapatakbo ng mga sasakyan. Kaya ang MMDA ipatutupad na ang 60 km per hour speed limit sa lahat ng lansangan sa buong Metro Manila simula ngayong araw. Katawan ng dalawan, nakakatakbo ba tayo ng 60, no? Eh, talagang pag madaling araw, gabi, no? Talagang dyan nakakaroon ng mga aksidente. Napakadami aksidente. Sang-ayon naman ang ilang mga motorista sa pagpapatupad ng speed limit. Okay lang yun, mas maganda yun. Para walang ano rin, wala rin gitgitan, wala rin banggaan. Pero ang ilang mga driver, lalo na ang mga may hinahabol ng deliveries at schedule araw-araw, kontra sa bagong patakaran. Parang di ako sang-ayon kasi nga lalo pag medyo nagmamadali ka, kagaya nito sa amin, sipod ang dala namin, kailangan medyo nagmamadali. Ang ilang kalsada sa Metro Manila, gaya ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, matagal nang may 60 km per hour speed limit sa sunod-sunod na aksidente roon noong 2011. At para maibsan ang kalituhan at dulot ng kanya-kanyang number coding scheme sa iba't ibang lungsod, inanunsyo ng MMDA na iisa na lang ang number coding scheme sa mga national road at malalaking lansangan sa Metro Manila. Walang window at bawal pa rin mula 7 a.m. hanggang 8 p.m. ang mga coding na sasakyan sa pangunahing mga kalsada sa Metro Manila gaya ng Commonwealth, EDSA, C5, Ortigas, Rojas Boulevard, Espanya at iba pa. Tuloy pa rin naman daw ang sariling traffic coding ng mga lokal na pamahalaan sa mga inner o maliliit na kalsada. Chino Gaston, GMA News.